So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-uusapan nga natin all about sa video natin ngayon ay tungkol sa Los Angeles Lakers dahil matapos nga na matrade itong si Russell Westbrook dito sa Los Angeles Lakers, itong si LeBron James ay nagpabot nga ng kanyang pagbati dito sa kanyang kaibigan na si Russell Westbrook sa kanyang Instagram post. Kinaptionan niya nga itong litrato nilang tatlo ni Anthony Davis, siya at ni Russell Westbrook ng Brody. Parang ang pag-welcome dito kay Russell Westbrook sa team ng Los Angeles Lakers. At alam nyo ba, matapos nga rin itong ma-announce yung trade na ito ni Russell Westbrook papunta sa Lakers, pero ding balitang lumabas, report na lumabas, na bago pa nga matrade itong si Russell Westbrook sa Lakers, ito daw si LeBron James, si Anthony Davis at si Westbrook ay nag-dinner nga sa bahay ni LeBron para pag-usapan ang plano nilang mag-team up. Pero hindi pa nga natin yan ibabalita ngayon dahil hindi pa natin alam ang full detail sa report na yan. Pero once na makuha nga natin ang full report about dyan, ibabalita natin agad yan sa inyo. So anyways guys, pag-usapan na nga natin ang next topic natin tungkol sa Laker legend na si Magic Johnson dahil mukhang super excited nga siya sa nangyaring trade ni Russell Westbrook papunta dito sa Los Angeles Lakers dahil unang tweet niya pa nga lang sinabi niya, "Laker Nation, the blockbuster trade that's bringing Russell Westbrook to the Lakers is very exciting and will definitely make the Lakers a championship contender next season." At hindi pa nga natapos si Magic Johnson sa isang tweet pa lang, dinagdagan niya pa yan, sinabi niya na ang pagsali nga daw neto ni Westbrook kay LeBron at kay Anthony Davis, etong Los Angeles Lakers nga daw ay meron ng sariling version nila ng Big 3. Kagaya nga ng team sa Eastern Conference na Brooklyn Nets, sinabi pa neto ni Magic Johnson, kinakailangan na lang daw ng Lakers ay couple of shooters at mahihirapan na nga daw talunin etong Los Angeles Lakers. At sa sobrang excited nga neto ni Magic Johnson sa trade na ito, hindi pa rin siya natapos sa dalawang tweet, meron pa siyang pangatlo. Sinabi niya, "Russell Westbrook is the most electric player in the NBA today and the Staples Center will be on fire next season." So halatang halata mo nga na excited itong si Magic Johnson sa trade na naganap na ito. At panigurado at expected na natin na marami pa nga yung tweet once na itong si Russell Westbrook ay maglaro na nga para sa Lakers. At para nga sa last topic natin, sa Lakers pa din ang ating pag-uusapan dahil wala man silang draft picks ngayong taong ito dahil sa pinaka-edge nga nila ito sa trade para mawa si Westbrook ay hindi pa nga rin sila napigilan para sa pagguha ng mga rookies ngayong 2021 draft class dahil itong Los Angeles Lakers ay sinign niya sa two-way contract itong si Joel Ayayi, isang shooter, at si Austin Reaves na isa ring maasahan mong shooter, at pati na rin itong si Chondi Brown, sinayin ng Lakers ito sa 10-day contract, at ito namang very athletic na si Mac McClung ay sinayin ng Lakers para sa kanilang training camp. At siguro nga parehas tayo nang nasabi, sino ba itong mga player na ito? Pero diyan nga kilala ang Los Angeles Lakers. Magaling nga sila sa pag-identify ng mga talent sa mga hindi matataas na draft picks, kagaya na lamang ni Jordan Clarkson na 46th pick. Pero nakita nyo naman kung ano nang kinalabasan ni Clarkson ngayon. Ganoon na rin si Talen Horton-Tucker, isa ring second rounder, at itong si Alex Caruso. Undrafted nga siya noong 2016, pero nakita naman natin kung anong tunay na potensyal nito ni Alex Caruso. So sigurado rin ako na itong Lakers may nakita ngang potensyal sa mga player na ito, kaya nga nila si Nine. So abangan na lang natin kung anong mangyayari sa mga undrafted players na ito. So yun nga guys ang ating mga balita ngayon sa NBA at about dito sa team ng Los Angeles Lakers. Maraming nga salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if not subscribe, syempre mag-subscribe ko na. Till everyday, maraming tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa nga rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!